Morning guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ito'y pakikita natin sa inyo kung gaano kakabal ang fog dito sa area ng Jebel Ali. Ngayon ay April 27, 2021. Zero visibility po ngayon. So makikita nyo kung gaano siya kakapal. At ito po ang lagi nyo tatandaan pag ganitong kakapal ang fog. Hindi nyo po kailangan mag hazard. Marami po kasi nag-hazard, lalo na yung mga kapwa nating mga Pilipino. Nag-hazard po sila. Bakit po hindi natin kailangan mag-hazard yung blinker pag tumatakbo ng fog? Para lang po sa kaalaman ninyo, ito po ay ang ginagamit lang, paggamit lang ng hazard ay pag ikaw ay nakapark. Pag nakapark yung sasakyan mo, doon ka mag-hazard pag ganitong ganitong kakapal ang fog. Then pag ikaw ay nakakita ng aksidente, doon ka lang po gagamit ng hazard. Kasi po, kapag ikaw po ay nag-hazard sa ganitong takbo, hindi ngayon alam ng kasunod mo kung magle-left ka ba o magra-right, kung kakaliwa ka ba o kakanan sa pagtakbo. Katulad yan, ganito, diretso ka tapos naka-hazard ka, tapos bigla kang lumiko ng pakaliwa o pakanan, meron kang kasunod. Yun po yung reason kung bakit hindi ginagamit ang hazard sa ganitong sitwasyon. Ang mga hazard na ginagamit lamang ay pag ikaw ay naka-stop o may aksidente. Kasi katulad niyan, kakanan ka ngayon. So makikita ng kasunod mo na kakanan ka. Ito, nandito tayo sa round about. Ngayon, siyempre kaliwa. Kakaliwa ka para makita. Pakaliwa po yan, ganyan. Para makita nung nasa likod mo na yung signal mo ay pa-left, pakaliwa, or pa-u-turn ka. At least yung nasa harap mo o nasa likod mo, nakikita yung signal mo na right or left. Kaya hindi po talaga allowed na gumamit ka ng hazard. Although yung iba ginagamit talaga para daw para daw makita na ganito. Alam na po nila yan. Dito po sa Dubai, sinabihan po talaga lahat ng mga driver na huwag gumamit ng hazard. Gumamit ng fog light. Katulad niya, zero visibility. Talagang hindi mo makikita yung nasa harap mo. Tulad niya, no, yung nasa truck. Wala siyang fog light. Hindi nakabukas. Nakikita niyo po ba yung truck sa harap ko? Hindi. Diba? Yata. Yan. Ngayon, nakikita niyo siya pag natin kita ng truck. Kaya, importante po talaga dito ang fog light. Yun po yung sinasabi ng Dubai na kaya nire-required dito lagi ang fog light. So, ngayon, alam niyo na po kung bakit hindi pwedeng gamitin ang hazard. Para hindi po malito yung
biktim siya o hindi po siya naka-hazard, alam ng driver na yan na pag ginamit niya yung hazard, malilito ako. Ako yung nasa likod niya. Ano na tayo? Overtake na natin siya ng konti. Malilito ako kung bakit siya naka-hazard. Kakanong ba siya? Kakaliwa. Mamaya, bigla siyang kumaliwa. Bigla siyang kumanan. Kaya sa ganitong kakapal po na fog, ngayon ay April 7, 2021. Mag-ingat mo kayo dito sa area ng Jebel Ali. Ganito po kakapal ang fog. So, zero visibility po talaga. Ang takbo mo lang dito, halos nasa 30-40 lang. Yung iba, yan. Gamit ka na naman ng signal para sa ano mo. Dahil tingnan nyo po yung mga sasakyan dito, halos lahat ay hindi naka-blinker o hazard. Ayan, tingnan nyo po siya, oh. Hindi siya naka-hazard. Magra-right siya. So ako, kakaliwa ako. The left. Then, kanan. Oh, tanyo to. Sa sobrang kapal ng fog ay talagang hindi na namin makita ang mga sasakyan, kaya konting ingat lalo na sa mga U-turn. Sa U-turn, ingat po kayo sa pagmamaneho sa mga U-turn, roundabout. Yan po mga delikado. Tingnan nyo po ang ano niyan. Halos hindi nyo na makita. So guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog ngayong araw na ito. Dahil ngayong araw na ito, upload ko agad itong aking video na walang edit. Hindi po ini-edit. Ayoko na muna mag-edit. So, diretso lang itong ano na to, video na to, direkta kay YouTube. Na walang edit. Sabi mo, mapapansin nyo, wala rin akong radio. Hindi ako nag-radio nag-open dahil baka ma-copyright tayo. Sayang ang mga views at watching hours natin, hindi makaka-counted. Kaya yan. So, panoorin nyo lang ang aking vlog. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe lang po kayo sa Bongki Ortiz para lagi po kayong updated sa aking mga video. So guys, ayun po, makikita nyo na uli, oh, gano'n siya kakapal. Tingnan natin kung hanggang saan ba itong fog na ito, dahil talagang mahaba-haba yung biyahe natin. Kaya ito, roundabout, stop ka dyan. Giveaway, tingnan mabuti dahil then signal indicator right. Kaya guys, huwag po kayong gagamit ng hazard. Inuulit ko po sa inyo, hindi po allowed na gumamit ng hazard. Tayong mga Pilipino lang ang gumagamit ng hazard na yan. Ang gagamitin nyo lamang po ay inyong fog light or buksan lang ang inyong headlight o kahit anong ilaw. Kung wala kayong fog light, dito kailangan talagang buksan lahat ng ilaw kung maaari, para makita yung ano mo. Ito na po tayo sa gate. Nakita nyo po ba kung nasa gate na tayo? Gate number 14. Yun, kita nga. Kakaway yan. So, ganyan po talaga ngayon dito. Ganyan
huling buwan ng Abril, ito po ang fog. Ganito po kakapal yung fog. So, foggy day. April 7 ngayon. No? Potensya. Kaya katin nyo, kung gagamit talaga kayo ng hazard, hindi ko alam kung kakaliwa o kakanan o mag-change lane ang nasa harapan mo. Kaya ang payo ko po sa inyo, yan, zero visibility talaga, hindi nyo makikita yung layo. Ang payo ko po sa inyo, advice ko sa inyo, wag po kayong gagamit ng hazard. Kung kayo ay nakapark lang o may aksidente na nakita kayo, doon lamang po kayo gagamit ng hazard. Kaya po kayo, ulitin ko po, kaya kayo gagamit ng hazard dahil sa harap ninyo ay mayroong aksidente. Ganun po yun. At kung kayo ay nakapark na, makikita nyo rito sa halos lahat ng sasakyan, no? Hindi po sila naka-hazard, naka-ilaw lang. Makakasalubong nyo dyan sa kaliwa ninyo o nasa kanan ninyo. Wala pong mga naka-hazard dito. Kasi nalaman na nila kung ba ano, kung paano at gamitin ang hazard. Kaya yan, nandito tayo ngayon sa stoplight. So, stop. Yan, makikita mo lahat ng sasakyan. Nakikita nyo po ba ang sasakyan? Ay, hindi nyo nakikita, no? Sa kabila, ayun, no? Mga hindi sila naka-hazard, naka-ilaw lang sila. Hindi nyo pala siya nakikita. Nasa inyo, nasa kabilang sasakyan, nandoon. Pero kita na rin siya. Kanyang kakapal at kalabo ang ating camera. Kaya ito yun. Kaya pong ito ay Jebel Ali. So, hazard, na intindihan nyo na po siguro. Dense fog, reduced speed, April 7, 2021. Yan, para maarupa kung kagad kayo overtake ka na ko ng kasama ko. Overtake ka, oh, say hi, oh. Ayan ang aking kasama, makikita niyo siya. Yan, naka light blue. Excuse me. Dahil meron po kami pupuntahan, kaya kami ay nasa labas ngayon. Ngayon dito medyo okay-okay na ang fog, hindi masyado makapal. Sa area na natin ay medyo makapal, pero dito okay-okay na. Sa fog hindi makapal yun. So paano guys, hanggang sa muli, at sana ay may natutunan kayo ngayon
ngayong araw na ito sa aking pag-vlog, ang hazard o blinker na tinatawag, kung paano gamitin. Huwag po kayong mag hazard kapag ganun mga kakapal ang fog, dahil po na mas nakakailang po ang tawag doon, confuse sa mga nasa likod o harap ninyo. So dito medyo okay na, hindi masyadong makapal ang fog, kaya hindi siya zero visibility. At ako ay magpapaalam na ulit, ang bilis ng takbo ng aking kasama, at ako ay iiwan na naman niya. Ganito po ang sitwasyon ng fog dito sa area na ito, ay hindi masyadong makapal. Sa una, medyo makapal, medyo delikado rin. So guys, paalam po sa inyo sa muli. Bongi Ortiz. Thank you guys. Salamat po. Bye-bye.